Magandang gabi mga kasindakers. Yan si Men Men Frances del Puerto Macario Candelaria Men Men Fonseca, mayroong sagot sa iyo si Adam Men 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 Ronel Santos Marion Candaba Giovanni, magandang gabi po sir. Magandang gabi sir Giovanni. James Lovedorial, Ronald Marikit, si Noli Alionar, Joseph Del Rosario, Juan Pusong, Jose Saldaheno, Franz Calagnara, tapos si Jack Torres, Derek Yuson, Leo Renz, Sapphire Sap. Yan, yun yung mga unang nagpapabati sa atin ngayon. Marami tayong topic, nabasa nyo na ba sa ating Facebook? Ha? Basahin nyo ngayon ang Facebook. Yung topic natin mamaya. Si Kurt Jan Gumalam Johan Nahui Verso Jeff J. Incesso Reb Mids Mendoza. Yan. Ikinig sila ngayon. Magandang gabi mga kasindakers. Ito pa rin ang bukod-tanging Science of Paranormal Radio Show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghan at sindak na ating nararanasan. Ito rin ang pangahas na radio show na nagbubulgar sa mga secret society na pilit nagpapatakbo sa buhay ng tao sa mundo. Samahan nyo lagi sina Benji Felipe at Terry Cacho sa paghatid ng kasindak-sindak ng mga kwento, world conspiracies at pagsagot sa mga tanong nyo ukol sa panaginip at kababalaghan. Siyempre kumuha tayo ng kasama na mas magaling magpaliwanag sa kababalaghan. Ang guro natin na si Adam Reyes, palagi tayong malilinawan sa kanyang mga paliwanag. Ihatid din siyempre mamaya ni Dea ang linggo ang horoscope. At sa tulong ng Philippine Information Agency, isinama na natin ang paglaban sa fake news at pag-dismiss sa disinformation. Kaya salamat po kay Director General Abner Caga ng PIA. Ang aming Facebook page ay facebook.com/kasindak. facebook.com/kasindak. I-like, i-follow, i-share ang aming live stream at kung sa ibang lugar na medyo hirap kayo sa Facebook pero nakikipag-ugnayan kasi sa akin yung iba sa abroad YouTube dito naman kayo pumunta youtube.com/kasindak-sindak-official youtube.com/kasindak-sindak-official. Yan po. Dasal muna tayo mga kapatid, ha? Simulan natin ang pagpasok sa mundo ng paranormal at supernatural dito sa Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng panalangin ng taos-puso sa ating Panginoon. Makapangyarihang Ama, lagi niyo pong paglinawin ang puso at isip namin at sana po ay ibigay niyo ang tamang sinyalis para tumpak ang bawat pananaliksik. Salamat sa paggamit po ninyo sa programa namin sa ikalulugod lamang ninyo
At ngayon po hindi pa rin matapos-tapos ang pangamba namin dahil sa mapanlipol na virus na corona. Sana po ay ibigyan ninyo ang dunong sa mga siyentipiko, sa mga chemist, para po makuha na ang tamang bakuna. Alam po namin na mahal nyo kami lahat, anuman ang iba't ibang paniniwalang pangrelihiyon namin, kaya alam po namin ililigtas ninyo ang sangkatauhan sa COVID-19. Salamat sa Pletora, umawit sila ng kasindak-sindak, katha ni Perdi Gomez. Diyan sa Indang at sa Teresa Martayo, salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Stay home lang ha. Si Malik Asilo, Mami Evelyn Mijares, kay Daddy June, Ati Malen, Malu Mamorno, Pern Asilo. Ha? Nakikinig sila ngayon, salamat. At yung maaga nagpabati sa atin, si IC Phoenix, Giolo Madriaga, Mushcake, Lance Manzanares, Mark 2194, Renz Libutan, Wump, Smart but Retarded, Longeline, Barmoso, Bernard Ramido, Berhel Tuble Jing, Etkebal, Elias Tonio, Christian Lianok, Saspri 24, Legend Fluencer, Edwin Ligaspe, Sara Camayon, Cleverson Caparino, Giovanni Anthony, Jeronimo Christopher Madrid, Raul Aquino, Erwin Bocasas, Joseph G. ng Red Tea, King Mysterio, Kilua Zenze, Boy Bazaur, Yip Hokiko, Alan Cesneros, Ronald Bitug, Jerusalem Tenorio, Jerome Solis, Parwan Balinzoniega, si Toby, si Chetcheting, Frankie Figueroa, Jeffrey Florita, Jeffrey Cruz, Liza Alcantara, Glenn Villamar, Richmond Z, Ramars Lotmel, sa sino po ba yan? Ba't huminto ang music natin? Ha? Ba't ayaw nyo na kayo bigyan ng music? Ha? Bati lang naman kami, ba't ayaw nyo? Nasaan na ba yan? Saan ba yung music natin? Dito naman tayo, kay Tinkerbell. Joshua Bautista, Mot to Doom, Puranzi, Ju, sama Jason Antichristo, Ito Iyang, Christian Dave Flores, Jun Ali, Justin Bruzile, Maki Girl Canlit, Mark Baguio, Sandro Maniego, Giveaway Hunter, Wen Lumboy, B-Boy Diamante, False Luther, Urbanizer Garcia, Jerwin Ponseca, Jarlitz Lopez, Risa Nazareta, John Paul Alojado, Rocky Badal, Brian Milanes, Ding Santos, Love Songs, Lady Bugui Monte, Julian Gudines, Kenny Rangas, Christian Benvenuto, uy si Christian Benvenuto, Roylan Perseveranda, Jason Cruz, Tata Lino, Bahag Hari, Ian Marilla, Lewenlin Canlas, Let San Diego, Judel Racol, La Corte, One Punch TV, Donski Gaming, Gel The Box, Jantal Macar, Nelson Undalok, Neil Algara Reyes, Brian Habulin, Totoy Aguha, Levron Almighty, Michael Villamor, Thundersec, Ivan Makaling, Mark Anthony Vital, Irene Alfonso, Julius Watan, Loy B, The Evil Pawn 6, at si Rastaman. Mamaya, yung ibang papashoutout, mabalikan natin to ha? Ang mga dapat abangan ngayong gabi, mga sekretong relasyon. Meron nga ba ang dating si Pope Pius XII at ang diktador na si Benito Mussolini? Tatalakayin natin yan. Balikan nga natin. Medyo kakaiba. Kakaiba ang buhay at kamatayang sinapit.
ng diktador na si Benito Mussolini ng Italia. Masarap balikan ng kwento nito. Ang Peking ikinakalat na pagtapak daw sa press freedom. Let's fight fake news. Dismiss disinformation. Kilatisin natin ang kaso mamaya ni Ma'am Maria Ressa, ha? Tingnan natin kung saan tayo dapat lumugar. Ano ang bionic pump theory na nagsasaad ng importansya ng kalikasan? Papaksain. 6 to 8 million-year-old egg na natagpuan sa Antarctica mula sa sea monster. Alamin kung ano ito. Microchip na may brain synapses. Posible nga ba? Tatalakayan yan. Ring of Fire eclipse makikita sa Pilipinas. Alamin ang detalye mamaya. Bukas yan mapapanood. Kung hindi lang masyadong maulap, makikita natin yan kahit walang teleskopyo bukas. Hollow Earth Theory, balikan natin. Maraming nagre-request. Ano ang sleep paralysis? Tatalakayin ni Adam Reyes. Totoo ba ang psychic abilities? Sasagutin niya ni Adam Reyes. Ang kwento ng White Lady sa picnic group sa Tagaytay, kukwento ko po yan sa inyo. May mga tanong kayo sa panaginip at kababalagan, isa-isa pa rin namin sasagutin. At ang inyong horoscope, maya-maya lamang. Nagtatanong si Del Porcadilla. Good day, Chonky Benz, Ma'am Dea, at Sir Adam, at sa kasindak-sindak team. Ask ko lang kung anong opinion nyo kasi may nagpredict ng future ng Pilipinas. Siya raw po ay isang time traveler. Oh, meron palang time traveler na nasa atin yan. Para mas malino na ang sagot, diretso na tayo dito. Tanungin na natin si Adam. Ano ba talaga ang tungkol sa time travel na ito? Paliliwanag sa atin na si Adam Reyes. Pakinggan natin. Good evening, Del. Okay, with your question about predictions, predictions and precognition, or having or seeing even visions of the future, works something like this. This is very similar to what others use in astrology. Halimbawa, pag sinabi ko sa yung merong magandang mangyayari bukas, and if there's something tomorrow which happens that you enjoy, that's the only time you're going to remember and you're going to think back na, uy, may sinabi pala ako na may magandang mangyayari bukas. So, ang mangyayari niyan is when something good does happen, lahat ng magandang mangyayari bukas is i-associate mo doon sa sinabi ko ngayon na merong magandang mangyayari bukas. So, the idea is this. Yung statements na binibigay doon sa YouTube video that you showed me are very specific. You can actually use those statements with any other country. You can use those statements and replace even the specific items or details in those statements and it would still hold true. Pag nagbigay ako ng prediction na your dreams are going to come true as long as you pour your heart into it and you never give up on it. That can apply to anyone. That can be done for anyone. And anyone who actually pours their heart into what they're doing is going to succeed. So if you're going to look at the nature of the statements, dito mo mahuhuli actual or kapag legit yung prediction as against yung puro general statements ang binibigay. Yung video na sinend mo sa akin, there wasn't really anything specific. There wasn't anything truly noteworthy. Kasi lahat ng mga sinabi niya in that particular video, at least, no, kahit sabihin mo yon for any other country or any other group of countries, it is going to hold true. Kumbaga, wala siyang specific detail. Na halimbawa, pag sinabi niya na on December 13, sabihin natin 2021, ganito mangyayari doon sa isang place, sa isang tao, sa isang ganito. Ayun, medyo ibang usapan yon. Kumbaga, there are very, very specific details of what are going to happen. Then again, you can also ask the question, kung na-predict niya yung mangyayari, kuno, sa December 13, halimbawa, na-predict nga ba niya talaga? Or siya mismo ang nag-cause para mangyari yon. Halimbawa, pag sinabi kong next week merong isang sasakyan dito sa kali namin na maaksidente, that could be a prediction.
Pero at the same time, pwede ko rin gawan ng paraan yan na may gagawin ako dun sa makina ng kotse para 1 week from now, magkaroon ng aksidente. So, that's the thing about the future. You can make a prediction, pero at the same time, pwedeng ikaw rin ang mag-cause. Tapos, meron pang issue yan ng, there's what's called a paradox, no? Na halimbawa, sabihin natin time traveler yung tao. He comes back into the past, and he declares all of these things. That in itself could actually unravel and change the course of history. So doon pa lang may malaking question mark dyan eh. So that's why hindi ako basta-basta nasusurprise doon sa mga tao na nagsasabi na nakaka-predict sila, yung mga ganun. Kumbaga, you have to be critical. You have to look at the statements and the details. Hindi tayo basta-basta dapat maniwala sa mga tao na sinasabing kaya kong i-predict ang future. Nako, ang daming mga hocus-pocus na pwedeng gawin dyan. Ako mismo, I can say a lot of things which will probably come true. But that doesn't make me a person from the future. It doesn't make me even psychic. It simply makes me a human being using his brain. Thank you so much sa ating guru na si Adam Reyes, at binabati din natin si Tulip at saka si Christine Carrion. Uy! Happy birthday kay Joe Ricacho, at happy Father's Day na rin po. Oh, long time no see na Tatay Joe, ha? Sana kahit na may COVID, masaya ang inyong celebration ngayon. Happy birthday, Joe Ricacho. Mayroong tanong si Menmen eh. Sabi ko kanina, sinagot ka nga ni Adam eh. Sleep paralysis, patapik. Isa ako sa mga nakararanas simula bata pa. Nakakakita at nakakarinig ako ng mga entity pag nasa state na ako ng sleep paralysis, sabi ni Menmen. Sir Adam, kakaiba ito ha. Kasi karamihan sa sleep paralysis na pinag-uusapan natin dati pa sa podcast, yung nararamdaman mo ng pag natutulog, ito, may nakikita pa. Tingnan nga natin kung anong paliwanag ng guru natin si Adam. Good evening, Menmen Sanchez. Now, the first thing that I need to tell you about what you see during sleep paralysis, these are not actual entities. Kasi pag pumasok ka sa state ng sleep paralysis, you will undergo what's referred to as the hypnagogic state of mind. Pag sabing hypnagogic state of mind, you are half awake and half asleep. Ang problema dyan, since you're experiencing sleep paralysis, yung kalahati nung brain mo, connected specifically to your vision, which is awake, nakikita yung loob ng kwarto mo. Ngayon, ang problema dyan, eh, kalahating tulog. Kasi pag sinabing hypnagogia, kalahating gising, kalahating tulog yan eh. So kahit nakikita nung parte nung brain mo, na kalahating gising yung loob ng kwarto mo, yung kalahating tulog naman na nananaginip, na madalas ito naging nightmare, kasi ayun nga, hindi nga mahimbing ang pagtulog, hindi magiging pwesto, hindi ka relax bago nakatulog. Ang mangyari is yung nightmare mo or panaginip magsusuperimpose dun sa vision mo. So kumbaga parang ano eh, parang layer yan sa Adobe Photoshop. So nakikita mo yung kwarto mo, so makikita mo yung nightmare mo na nag-superimpose or pumatong dun sa nakikita mo sa loob ng kwarto mo. Because you're talking about two aspects of your brain, one which is half awake, kumbaga the half which is awake and the half which is asleep, and they're both functioning at the same time. So you will be able to see your room, but the half of you which is sleeping and is having a nightmare, makakakita ka ngayon ng mga entities na hindi naman talaga entity, pero nanggaling yun sa bangungot mo or nightmare. Ito yung issue ng sleep paralysis. Ngayon, ang sleep paralysis, it's not just about yung mga multo. Ang isa pang common dyan papasok yung succubus at saka incubus or yung sex demons. Pero mas komplikado yung sex demons kasi meron siyang halong guilt association. Ngayon, ang isa pang commonly associated with sleep paralysis is yung it's very popular in Western culture, yung mga alien abductions. Kasi if you remember, most people who claim no, that they have been abducted by aliens would tell you na hindi sila makagalaw. So that in itself is basically already a sign of potential sleep paralysis. Ngayon, Menmen, paano makakaiwas dito? It's actually very simple. Before you sleep, make sure na halimbawa meron kang nakaaway sa family mo or sa kaibigan mo. Try to make it a point na huwag kang matutulog nang hindi pa kayo nagkakayos. Kasi kung ano man yung repressed emotions or yung kinimkim mo na emotions, lalabas at lalabas yan sa panaginip mo. And chances are, hindi magiging mahimbing ang tulog mo. So any negative emotions, any problems, it is important na bago ka matulog, to basically let go and to let yourself relax
before, well, going to sleep. Ito, importante, lalong-lalo na sa mga listeners natin, especially sa lahat ng mga Pilipino na nakikinig, huwag kumain ng maraming kanin bago matulog. Why? Kasi pag kumain ka ng maraming kanin, maipit yung, not just your stomach, no? Pero your stomach is going to end up squeezing your other organs such as your heart, your lungs. Kaya nagkakaroon ng mga experience ukol sa bangungot or yung malaking dambuhalang creature na nakapatong sa dibdib mo na sinasakal ka. This is also directly connected to sleep paralysis. Kasi itong malaking creature na to is actually your body trying to wake you up, trying to tell you na kailangan mong magising kasi you are already choking or you are already asphyxiating in your sleep. Pero since tulog yung body mo, the only way it can communicate is through a nightmare. So in this case, especially pag masyadong maraming kanin or masyadong maraming carbohydrates bago makatulog, if you undergo sleep paralysis, you will see your room at the same time you're having a nightmare, and this nightmare is being caused by your body telling you to wake up kasi hindi ka na makahinga dahil sa dami ng pagkain. And normally that will take the form of a very, very large creature sitting on top of your chest and choking you to death. So for the reasons presented above, ito yung dahilan kung bakit importante na papag-aralan ang sleep paralysis and sleep phenomena, especially when we're dealing and investigating the paranormal. Ay, teka muna, abatiin ko muna itong si Ken Llanado at saka si Carla Menor. Tapos, nagpapabati si Mark Kahomokan. Nasa Binongo ng Rizal sila. Tapos si Maddie Mike nasa Dubai, UAE. Oh, sa lahat ng mga taga Dubai, ha? Ingat kayo dyan. Tapos si, John Michael Giangan, si Jefferson Alejo, si Jose Manalili, si Jesse, si Messi Madali Ricacho. Hello po. Happy birthday po. Tapos si Leonard Gandol. Tapos si Jerome Galitane. Yan. Tsaka si Yolo Madriaga. Oh, Yolo. Binati kita kanina kasi nagpabati ka dun sa YouTube. Ngayon, meron ka rin pala dito. Pwede pala yan, no? Dalawang sinusubscribe mo. Salamat. Mozart Molay, hello, good evening. Fernan Hernando, salamat. Jer Mats, salamat. Aldril Cruz, salamat. Tapos si Lee Nosyed, salamat. Richaris Anakta, Erwin Bocasas, Joe Donaire. Yan. Ito. Teka, may tanong dito si Jeff Wo. Sabi ni Jeff Wo, sana mag-investigate daw tayo diya sa bahay nila kasama ang Vito Project. Nag-direct to the point na po ako about paranormal activity sa lumang bahay po namin sa Lian, Batangas na inupahan namin noong 2016. Noon po di talaga ako naniniwala sa mga kaluluwang hindi matahimik, to the point na yung kaluluwang yun kaya magparamdam anytime, araw man o gabi. Kaya sobrang nakakatakot yung bahay na yun, at dahil doon marami kaming experiences tungkol sa lumang bahay na nasaksihan namin. Nais ko sanang ipa-investigate sa inyo kasi kung nakikinig ako sa inyo sa radyo na pinaplug nyo yung bago kayo mag-start sa programa, kung meron ba kayong alam na na mga paranormal magkakandak sa inyo, sabi niyo pwede kayo. Kaya po gusto ko matulungan siguro yung mga tao na nakapaligid doon, ta matahimik ta rin sana. Sana yung may yung kung nagpaparamdam din daw yung may-ari, no. Nagka-interest si Adam, pakinggan natin kung ano yung tingin ni Adam doon sa request sa atin na ito ni Jeff Wo. Sabi ni Adam, ano ba yung sabi niya? This one is for Jeff Wo. Okay, Jeff, ganito. Ako mismo, very curious ako dyan sa bahay na sinasabi mo, no? I am not sure, pero we will see if we will be able to get a pass so that we can investigate your house. But what I can do for now is message mo kami sa Kasindak-Sindak. Give me the details. Specifically, give me
the events that happened in chronological order. Ano yung pinakauna nangyari, ano yung sumunod, anything and everything paranormal na na-experience mo or ng family mo or anybody concerned, send mo sa amin sa Kasindak-Sindak. Furthermore, if you can send pictures of the house and the locations in question, yung mga rooms, yung mga areas kung saan naganap yung paranormal activity, please do send a copy. It would also be helpful if you have videos which actually caught the activity on. And what I can do and what we can do here sa Kasindak-Sindak team is habang ongoing pa yung COVID crisis, we can analyze it remotely. Kasi makikita dyan sa mga pictures, sa mga events na nangyari, we will actually be able to analyze what's going on to a certain degree. Talagang pag na-establish na, na talagang no choice, we'll have to go there kasi something is very amiss with your house, then ayun, yun ang maging next step. That's when we'll schedule an on-site investigation. So, for the meantime, please just feel free to send us the details para ma-analyze namin. Dismiss disinformation, fight fake news, atid sa atin ang Philippine Information Agency sa paintulot ni Director General Abner Caga. Ha? Ito po, fake news ang ikinakalat ng ilang human rights advocates na wala talaga sila sa lugar. No? Yun daw, pamahalaan ang may kasalanan kung bakit nagawaran ng guilty verdict si Maria Reza ng Rappler. Naku po, ganito po yan. Ano? Alam nyo, sa mga ingay na kinakalat nila, hindi ko alam kung nakikinig yung Mr. William King o meron siyang kakilala na nakikinig sa Kasindak-Sindak. At siguro nakikita niya na ako'y kumakampi rin sa ating Pangulo sa mga ginagawang tama. Ako'y nag-email po sa akin. Nung una nga medyo kinabahan ako dahil sabi ko parang nakakatakot naman yata yung request niya. Gusto niya, sa dami ng maiingay at sinasabi na ito panalo niya sa korte ay dahil daw sa kinampihan daw siya ng palasyo at marami nagsasabing natapakan ng press freedom ang karapatan daw ng malayang pamamahayag. Nasasaktan po yung tao. Eh sabi ko, sir, pag binasa ko ba yung hindi ko kami magkakilala, tinext, nag-email back ako. Pagka ho ba binasa ko itong statement ninyo, hindi ako masasabit. Sabi niya, of course not. Tapos pinakilala, may abogado siya doon. Ang ginawa ko naman po, nag-research ng konti. At bago natin pag-usapan yung tungkol sa na-research ko tungkol sa kaso, ito muna ang sinabi ni Mr. King na pinangako kong, sige sir, babasahin ko po, alang-alang sa hindi niyo ako kakilala, hiningan niyo ako ng tulong, nakikinig kayo sa radyo ko. Sabi ni Mr. William King, when I filed this private complaint more than 3 years ago, I knew that this was going to be a long and painful process for me and my family. Still, I vowed to see this case to the very end. This is my bid to protect my name and my sacrifice for my children and our future generations, who deserve nothing less than freedom in the form of absolute truth. Today, with a judgment of conviction against Reza and Santos. Si Santos po yung writer, no? Si Reza yung editor. Promulgated by Honorable Judge Reynelda Estacio Mentesa, I have been vindicated at least to the extent possible considering that the damage had already been done. Even today, when the truth should have set me free, Rappler's lies still resound after the bang of the gavel that faded away. I have been a private, hard-working businessman for 37 years now. I started out in the humblest of beginnings, a young man selling my wares on a few feet of space in the banquetas of Manila. Alam ko ang pakiramdam ng walang ni isang yaman kundi ang magandang pangalan.
Kaya pinagsikapan kong panatilihin itong malinis sa loob ng halos 4 na dekada. It is the same name I have handed down to my children, ang aking pinakamahalagang pamana sa kanila. It is also the very same name which Reza, with one click of button, attempted to destroy. Not today, Reza. Motivated by the sheer conviction that I have done nothing to deserve the false accusations against me, I decided to go on my quest for justice, even if it meant going up against Rappler, a powerful and well-funded media entity with a global reach, headed by one of Time Magazine's top 100 most influential women in the world, Maria Ressa herself. Ressa portrays herself as an alleged defender of press freedom and as a purported target of the Philippine government, but this is in no way exempts her from respecting and following Philippine laws. If anything, being a public figure, mas malaki ang kanyang responsibilidad na magsabi ng totoo at sumunod sa batas. As I have proven in the course of the trial, I have never been investigated or summoned for much less charged with or convicted of any wrongdoing or illegal act by any law enforcement agency, whether here or abroad. Reza has never disputed this, but has simply attempted to hide behind a technical plea na sa kabila ng kanilang kasinungalingan na hindi ako maaaring magreklamo dahil lumipas na ang panahon kung kailan ko dapat isampa ito. Just this attempt has failed. Reza then dares to publicly connect my private suit to an alleged governmental attack on the Philippine Free Press. This case is not a case of the government. I am a private citizen and this is a private suit. I filed my complaint prior to and independently of any case the Philippine government may have filed against Reza. Unlike Reza, who attended hearings but who refused to take the witness stand, I testified in open court because I believe that I am telling the truth. I went through all stages of the legal process with no shortcuts or exemptions. To repeat, it has been more than 3 years. Had the government been, as Reza falsely claims, connected with my private suit, maaaring matagal nang natapos ang kaso na ito. This is not a fight against press freedom, an institution I deeply respect and uphold. For years, I have personally suffered from Rappler's false accusations against me, which false accusations have no place in a responsible and free press. Indeed, it is an accepted legal principle that libel is not protected speech. My filing and winning this case assures Filipinos that published falsehoods will not remain unchallenged and unchecked in this jurisdiction, but will instead be dealt with by law, strengthening the people's respect for the Philippine media in the years to come. Bukod sa pagkaso laban sa mga kasinungalingan at libelo ni Reza noong 2012 at noong 2014, I have filed another complaint against Reza for yet another libelous act before the Office of the City Prosecutor of Makati, which I hope to likewise see to its lawful and just fruition. It is a public record. My counsel has pleaded and begged with the Rappler to correct their false publications that I am a criminal or at the very least to publish my side. They refused. They have denied my right to clear my name. Where else can I go to seek justice and protection but our courts? And so I did. Yan po ang pinababasa sa akin ni Ginoong Wilfredo King. In fairness naman, ang dami kasing nagpapakalat na siya lang naman daw ay nanalo dahil kinampiyan ng Pangulo. Wala ho, talagang kinalaman ng Pangulo sa ganitong kaso. Ang totoo, sa sarili kong opinion, hindi ko naman kaaway si Maria Ressa, bagamat hindi kayo magkakilala, ang tagal ko na sa media, simpleng-simple lang ang talagang kasalanan ng Rappler eh. Naglabas kayo na siya ay sangkot sa smuggling,
na siya ay sangkot sa drug trafficking, na siya ay sangkot sa pagpapatay sa isang konsehal, na siya ay fixer sa Department of Foreign Affairs. Lahat naman ito, pinatutunayan ng mama nung hindi pa siya nagdidemanda na kasinungalingan dahil wala naman siyang record sa drugs, wala naman siyang record na kriminal, wala naman reklamo ang laban sa kanya. Ang hinihingi lang niya, ibilapas din yung kanyang side. Yan ang pinakamalaking tanong. Kung true-blooded journalist ka ba, hindi mo ba babalanse yun ang kwento mo? Hindi mo bibigay yung panig ng tao? Sinaktan mo siya. Sa loob ng 7 months daw na paghingi ng abogado ni Mr. King na sana ilabas yung side niya o kung nahihiya kayong bawiin ang sinulat nyo, i-take down nyo na lang yung nakapost. Hindi raw talaga ginawa. Kung ako naman talaga, hindi ko gagawin yun. Pag naglabas ako ng balita at humingi sa akin ng pagkakataon yung kabilang panig, bibigyan ko ng pagkakataon. Kaya, sa palagay ko, yung babaeng humusga kay Maria Ressa, nakita niya, hindi parehas ito. Bakit naman ganun? Nilabas mo yung nakakasira sa buhay niya, sa kanyang negosyo. Nung nakiusap siyang ibigay ang panig niya, hindi ka naging balanse. Ang tanong ngayon ng mga dating mga abogado na naging mga congressman, anong press freedom ang isinasangkot ninyo rito? Bakit pinakakalat ninyo na niyuyurakan ng Pilipinas ang karapatan ng mga mamamahayag sa loob ng ating bansa? Bakit ninyo pinararating sa international media na ang kaso ni Mr. King ay isang maliwanag na paglabag sa karapatan ng mga mamamahayag? Bakit hindi natin tingnan yung taong naapi? Kaya po ako nakikisimpatya kay Mr. King. Sa ngayon po ay may 11 kaso akong naisampa laban sa isang taong kung ano-anong sinulat laban sa akin na ni isang letra ay hindi ko sinagot. Kaya po nung nakita kong si Mr. King ay nagsabing pakitulungan naman akong ikalat ito, naisip ko rin na oo nga, ako rin naman nakaranas ng kaapihan. Pero hindi naman mamamahayag yung tumira sa akin. Pero masama ang mga sinulat niya sa akin, kaya ongoing pa rin yung mga kasong isinamba ko. Sana, ganun din ang maging pananaw nila. Niyuyurakan yung karapatan mo, pinalalabas ka na isang kriminal na hindi naman totoo. Pagka nanalo ka, huwag nilang tawaging nawala ng karapatan yung nagpahayag. Iba ang taong gobyerno na pinupuna ng media. Iba yung taong pribado na binibigyan nyo ng masamang imahe. Yan ho ang naging resulta nung findings nung isang nagngangalang gusto kong hangaan ito si Ma'am eh. Ano bang pangalan itong judge na ito? Na nagbigay sa kanya ng Honorable Judge Rienalda Estacio Montesa. Sumasaludo ako sa iyo. Ma'am, nakita mo ang taong naging biktima ng mali. Eto pa, isa pa rin nanghihingi rin lagi sa atin ng tulong dahil alam niya nakakampi ko rin si Digong. Si Attorney Margarita Gutierrez. Sabi niya, si Attorney Gutierrez po ay Accredited Service Providers Association of PAGOR, ASPAP spokesperson. Sabi niya, sa letter na pinadala sa akin, pakibasa daw, I wish people will use this time to unite and help one another. Attorney Margarita Gutierrez expressed disappointment over comments circulating about POGO Service Providers, PSP, tax payments. Accredited Service Providers Association of PAGOR, ASPAP. Wala itong pagkakaiba sa BPO. Legal na legal ito. Isang senadora po kasi ang nanawagan sa Bureau of Internal Revenue na habulin daw ang PSP for additional taxes. Take note po ha, habulin for additional taxes. Talakayan natin additional na yan. Sa halip na habulin daw ng gobyerno natin ng online sellers and retailers. Iba naman po yung ginagawa ng BIR sa pagpaparehistro sa online sellers at retailers. Wag dapat idikit dito sa parang BPO na ASPAP, no? Sabi ni Ma'am Margarita, members of our organizations are paying the correct taxes to government as prerequisite to resuming operations. It is unfair to put us down without knowing the real story. Instead, we should
try to contribute what we can in big or small ways to bring our economy back on track. Yan ang sabi ni Attorney Gutierrez. This is inconsistent with our assurances to fully support the country's recovery from the crushing pandemic. Ang malaking tulong nilang pera po ang dahilan kung bakit pinayagan ni Tatay Digong na ituloy ang operasyon ng offshore gaming nila, yung PSP. No? Sabi ni Atty. Gutierrez, kumolekta na ang gobyerno natin ng 6.42 billion sa personal at corporate income tax ng PSP. At ito ay ginagawa naman talaga nila noon bago pa ang outbreak ng pandemic. Sabi niya pa, ASPAP members opted not to seek incentives or any tax breaks from government from the start. Sabi niya, ang PSP ay nakaproduce ng 94.7 billion sa ating local economy at posibleng aabot ito ngayong taon ng 104 billion. Sipin mo, isang taon, 104 billion? Kaya nga, kinontra ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang paratang na hindi ro naniningil ang gobyerno sa PSP ng kanilang unpaid taxes. At nagpapasintabi siya sa maling akalang ito ni Senator Risa Ontiveros. Naniningil. Si Senator, hindi naman sa hindi. Pero ito po ang totoo. Ang offshore gaming nila ay gusto ng gobyerno natin na pagbayarin ng tax. Pero mismong BIR ang umamin na wala sa batas na kahit ang walang negosyo sa loob ng bansa natin ay pwedeng kunan ng franchise tax. No? Kaya lang, kapos nga tayo sa perang kailangan para sa COVID-19 crisis, naghahanap tayo ng pagkakitaan. Sinubukan ng gobyernong singilin ang mga nag-ooperate ng offshore gaming ng franchise tax. Ang ginawa ng ASPAP bilang pagmamagandang loob, humiling sa walang offshore businesses na nag-ooperate sa ating bansa na pumayag na lang sa gusto ng gobyerno, wag nang tingnan yung batas. Eh, ang gusto natin, kahit na nagbabayad sila ng tax sa kanilang empleyado at sa kanilang corporate tax, kaukulang buwis ang binibigay nila sa kanilang operation, magdagdag pa ng additional tax, franchise tax. Lima ang pumayag sa walo na nag-ooperate. Eh, nung pumayag yung lima, hiningan pa sila ng additional na 5%. Pumayag pa rin yung lima. So, walang problema. Kahit na hindi na kailan tingnan yung batas, alang-alang sa problema sa COVID, pagbibigay, ang nakapanghinayang po ganito. Walo sila eh. Pumayag lang yung lima. Yung lima po, tumigil na, umalis na sa atin, ayaw na magnegosyo. Nakapanghinayang, no? Kasi, kung 104 billion isang taon, kung babawasan mo yan ng mga 40%, aba, ay kulang-kulang na 70 billion na lang yan. Sayang din. At yan ay epekto ng maling batikos at ng maling ikinakalat na fake news ukol sa PSP. Kaya sana maging maingat daw ang tao, sabi ni Attorney Gutierrez sa paghusga. Kasi hindi naman tayo tayong mga tao ang nakikinabang, pero hindi naman tayo na po-pervision ng sugal nila eh. Taga-ibang bansa naman yung tumataya, sa ibang bansa naman yung pera. Pumapasok lang sa atin yung tax. Sayang, malaki-laki rin yung mawawala sa atin. Well, anyway, sana nga po makinig naman tayo na bago humusga, tingnan muna ng mabuti ang sitwasyon. Ayan po ang ating Dismiss This Information segment, hatid ng Philippine Information Agency sa pangunguna ni PIA Director General Abner Caga. Yan. Si Hara Dain Zaurin, Hara Adulacion, Abrogar Miche, si Rael Cabando, nakikinig sila, Jerome Batalier, yan, batayin daw ang asawa niyang si Audrey Domingo, yan, si Leonard Gandol, Marie de la Cruz, watching from Kuwait. Sa lahat ng mga nasa Kuwait, ingat po kayo sa COVID. Si All Snogs, pa-shout naman daw sa Bohol. Nakikinig sila. Oy, sa Bohol ha, bukas na turismo. Maganda ang nilalatag ninyo dyan na agrikultura, pati yung aquaculture nyo. Galing, galing. Yan. Okay, may tanong din si Obrin
Happy listening kay Kirby at Joan Cristobal, mga kaibigan ko, TV5 pa eh. Guwapo ni Kirby dyan, ha? Guwapo. Sa picture na yan. Ha? Hello, Sir Benji, sabi ni Obrien Buenagua. At Miss Dea, pwede nyo bang i-discuss yung mannequin sa Chihuahua, Mexico, na anak ni Esperanza? Ang pangalan ng mannequin, La Pascualita. Kung naaalala mo din, na pag-usapan na natin to. Pero mas nakakatakot yung maraming mannequin sa isang isla, no? Anyway, balikan mo to, Res, ha? La Pascualita. Request ni Obren. Si Kim Gika. Rare photo of Donnie Alonso, mother of Jose Rizal, holding the skull. Totoo daw ba itong picture na to? Happy birthday nga pala kay Jose Rizal kahapon. Batay po sa official gazette ng Malacanang, authentic ito. At picture talaga ni Doña Chodora, at ito ay nasa National Library. Noong 80 years old na yata si Doña Chodora noon, na hinukay na yung bungo ng anak niya si Jose Rizal, hawak niya yung bungo sa picture. Hell, nakakalungkot. Sa susunod na pagkakataon, talakayin ko sa inyo kung ano yung magagandang ginawa ni Rizal sa dapitan na hindi nalagay sa ating kasaysayan sa mga aklat nung tayo nag-aaral. Kasi hinanap ko po ang mga apo ng mga estudyante ni Rizal. 12 pala estudyante ni Rizal doon. Mahabang kwento. Sa susunod, paalala niyo sa akin, kukwento ko sa inyo. Marami kaming, at naabutan ko yung ano, yung isang apo doon na, yung isang anak ng estudyante ni Rizal. Pagkatapos na yung may interview after 3 months, na mayapa na si Lolo, at least na-interview namin siya. May maganda kaming nakuhang kwento tungkol sa kanya. Anyway, pakinggan muna natin ito. Kung may nakikita kayong multo, kung may nararamdaman kami yung sumasalim sa inyo ng masamang espiritu, kung meron kayong panaginip na kahilahilakbot, kung nakatanaw na kayo ng UFO, o inaakala nyo sinasanibyan kayo ng maligno o duwende, ilike ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak, o kaya sa mga nasa abroad na walang active na Facebook, YouTube, youtube.com/kasindaksindakofficial. youtube.com/kasindaksindakofficial. Doon, ikwento ninyo ang inyong karanasan, itanong ninyo ang tungkol sa panaginip, ibahagi ninyo ang inyong mga nakasisindak na karanasan, at yan po ay isa-isa naming bibigyan ng daan sa programang Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Narito na ang science news ngayong gabi. May isang Russian theory na nagsasabing ang kagubatan ay hindi lang daw nakakagawa ng ulan, kundi nakakagawa rin ito ng hangin. Matagal lang kaalaman na ang mga puno ay ang baga ng mundo dahil inaabsorb na mga ito ang carbon dioxide at binubuga ang oxygen. Subalit ayon sa bagong theory, no, nagsisilbi din silang puso dahil kinokontrol nito ang sirkulasyon ng tubig at hangin. Ito ang tinatawag na biotic pump theory ng Russian scientists na sina Anastasia Marka o Makarieva at Viktor Korshkov. Ayon sa dalawang scientists na ito, mas malaki ang impluwensya ng kagubatan sa klima kumpara sa karagatan. Ang mga puno ay mga water fountain na sumisipsip ng tubig mula sa lupa at nagbubuga ng water vapor sa hangin. Ang isang puno ay nagre-release ng 1,000 litro ng tubig sa atmosphere kada araw. Subalit 1 litro lamang ang na-evaporate kada 1 square meter ng dagat. At dahil nga sa kagubatan, nagkakaroon ng flying rivers o mga hangin na nagdadala ng water vapor at naghahatid ng ulan sa malalayong lupain. Maraming flying rivers sa buong mundo. Alam niyo ba sa katunayan, 80% ng ulan sa China ay galing sa kagubatan ng Russia at Scandinavia sa kanluran. Taliwas ito sa kaalaman na galing sa Pacific Ocean ang ulan nila. Ang Amazon Flying River naman ay nagdadala ng 70% ng ulan ng Southeastern South America.
ang biotic pump theory ay hindi pa tinatanggap ng karamihan ng mga scientists dahil kinakailangan pa raw ito ng masusing pag-aaral at kailangan mabuti pang ma-research kung totoo nga ba ang teoryang ito. Subalit kung ito'y totoo, may papaliwanag dito kung bakit ang kalagitnaan ng mga kontinenteng nagkagubatan ay nakakatanggap ng kaparehong dami ng tubig ulan tulad ng mga nasa tabing dagat. At habang ang gitna ng mga lupaing walang gubat ay tuyo. Ito pang isang implikasyon, no? Hindi tumutubo ang mga gubat sa mga lugar na may magandang klima dahil ang gubat mismo ang lumilikha ng klima. Samantala, 68 million year old egg na natagpuan sa Antarctica mula nga ba sa sea monster? Taong 2011, nakahukay ang grupo ng Chilean researchers ng isang football-shaped egg na may sukat na 11 inches by 8 inches sa Antarctica. At dahil sa kakaibang hugis, kinolekta ito ng grupo ni David Rubilar Rogers, isang paleontologist sa National Museum of Natural History sa Santiago, Chile. Pahayag ni Lucas Legendre, isang postdoctoral sa University of Texas at Austin, "It is very rare to find fossil soft-shelled eggs that are that well-preserved." Tinawag itong The Thing at sa loob ng 9 na taon, nananatiling misteryo kung sa anong hayop ito nanggaling. Ang tanging egg o itlog kasi na natagpuan na halos kasing laki nito ay ang sa mammoth, isang extinct elephant bird mula sa Madagascar. Pero napag-alaman na ang 68 million year old na egg na ito ay nagmula sa isang uri ng marine reptile na mosasaurs, isang extinct species sa panahon ng dinosaurs. Ang The Thing din kasi ay natagpuan, mga 660 feet ang layo mula sa 33-foot na haba ng mosasaur na nahukay sa Antarctica. Pero hindi pa na papagkonekta noon ng mga mananaliksik ang fossilized egg at ang marine reptile dahil sa mga dating pag-aaral noon ay hard-shelled eggs lang ang napoproduce ng dinosaurs. Maliliit lang ang mammals noon sa Antarctica para makapag-produce ng egg na tulad ng The Thing. Dahil sa bagong diskubre, malaki ang mababago ng magiging revelasyon nito ang naging paraan ng pamumuhay ng marine creatures noong dinosaur era. Microchip na may brain synapses, posible nga ba? Isang grupo ng engineers mula sa Massachusetts Institute of Technology o MIT ang nagdisenyo ng brain on a chip na kasinliit ng isang pirasong confetti. Gawa ito sa mahigit sa 10,000 na artificial brain synapses na tinawag na memory stores. Ang memory stores ay isang silicon-based component na kayang gayahin ang information transmission ng brain synapses. Ito yung mensahero sa ating nerves na nagdadala ng impormasyon sa ating utak. Sa pagdevelop sa teknolohiyang ito, ilang tasks ang pinagawa nila sa chip tulad ng paglalagay ng stored images. Madali nitong naaalala ang imahe at mas accurate na nare-reproduce. Balak nila itong gamitin sa neuromorphic devices, isang electronics na ginagaya ang neural architecture ng ating utak. At sa tulong ng chip na ito, pwede nang makapag-produce ng portable o maliit na devices na makakayang magsagawa ng complex computational task na ngayon ay kaya lang gawin ng supercomputers. So far, artificial synapse networks exist as software. We're trying to build real neural network hardware for portable artificial intelligence systems. Imagine connecting a neuromorphic device to a camera on your car and having it recognize lights and objects and make a decision immediately without having to connect to the internet. We hope to use energy-efficient memory stores to do those tasks on-site in real-time. Pahayag ito ni Jiwin o Jiwon Kim, Associate Professor ng Mechanical Engineering sa MIT. Annular solar or ring of fire eclipse makikita sa Pilipinas ngayong Father's Day, June 21. Bukas na po ito, no? Bandang alas 3 hanggang alas 5 pasado ng hapon.
Makikita ito sa bansa. Kasabay din ng araw na ito ang tinaguriang longest day of the year. Bale, 13 hours ang paglabas ng araw bago lumubog. Rare phenomenon daw ang pagsasabay ng dalawang astronomical events ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Nangyayari ang annular eclipse kapag magkalinya ang Sun, Moon at Earth. Ang Moon naman ay nasa apogee o ito yung pinakamalayong distansya sa Earth. Ayon kay Jella Quiron ng Space Science and Astronomy Section ng PAGASA, because the moon is farther away from Earth, it seems smaller and does not block the entire view of the sun, thus creating an annulus or ring of fire effect. Maobserbahan po ang fenomena sa bansa bilang partial solar eclipse na mas malinaw na makikita sa northernmost parts ng Luzon, tulad ng mga lugar na Itbayat at Tuguegarao. Pero paalala ng PAGASA, huwag titingin ng direkta sa araw kung papanoorin ang solar eclipse. Mainam na magsuot ng eclipse glasses o binoculars at telescope na may solar filters. Kasabay nga ng fenomenang ito ay ang summer solstice sa bansa o tinawag din na June solstice, kung saan mas mahaba ang oras ng umaga kaysa gabi. Ulitin natin no, sa mga interesado po na masaksihan ang annular solar ring of fire eclipse sa Metro Manila. Simula po ito 3 p.m. hanggang 5:31 p.m. Ang maximum view ay makikita sa oras na 4:23 p.m. ng June 21, Sunday. Bukas po yan at Happy Father's Day habang nag-happy watching. Maraming salamat sa day. At sabi ni Rian Camarillo, sana 9:30 to 10:30 na lang ang start ng programa nyo. Ayan. Tapos sabi ni Hakrio, kasindak-sindak po talaga ang politics. Mas nakakatakot, sabi ni Hakrio. Sabi ni Marvin Garcia, sorry ha, pero mag-step out tayo sa politics, sabi niya. Mag-step out tayo sa politics kasi kasindak-sindak ang programa nyo. Duterte ako, pero according sa programa na lang natin ang trabaho natin. Sorry po, sabi ni Marvin. Naiintindihan kita, Marvin. Ayaw mo makarinig ng... Pero alam mo, kung ikaw nasa kalagayan, kung pinakiusapan ka ng isang mamang na api, pagbibigyan natin siya. Totoo naman din na hindi naman talaga press freedom ang issue dito eh. Pero ginagalang ko kung naiinis ka na may politika rito. Pero lahat naman ng conspiracy theory natin is politics din naman eh, di ba? Sabi ni Oliver Kahudsan, good evening. I'm watching again and again and again. Thank you Oliver at sa Kahudsan family, Kabudsan family. Sabi ni Melvin Gadi, pa shout out sa Taiwan Chong. Nandito kami oy sa lahat ng mga nasa Taiwan, salamat ha. Tapos si Denver Kalakat, sabi ni, sumagot si Denver kay Marvin dahil daw Radyo Pilipinas ay no, hindi naman no. Hindi man ako pinipersa nila. Ako lang ho, may gusto na tulungan si Mr. Keng kasi inaabi siya eh. Ako din naman kasi dumarana sa kaapian sa paninira ng isang tao sa social media rin eh. Kaya, siyempre, tutulong ako sa taong pareho kami ng pakiramdam. Anyway, sabi ni John Marie Eclar, pa shoutout sa Dasmariñas. Thank you so much sa mga taga Dasmariñas. Sabi ni Rustan Quirino, pa shoutout po and more power. Thank you. At si Geraldine May no pass, I'm watching from Saudi Arabia. O, ingat kayo dyan, Geraldine, ha? Tapos si Uchiha Ace, sabi niya, pwede bang itapik niyo ang Agartha, yung parang Hollow Earth? God bless you and more power sa programa ninyo. Actually, last week pa namin gustong ibigay sa inyo to, pero ngayon. Mayroong tinatawag na Hollow Earth Theory sa paniniwalang malaki uka ang mayroon sa gitna ng planetang Earth. Sa unang narinig natin ang Hollow Earth Theory, may mga nagdududa, tinatawanan ito dahil naniniwala na solid ang buong mundo at walang anumang butas sa gitna. Ngunit, may mga physicists, military officials, astronomers at mathematicians na naniniwala na
posible talagang halo ang Earth. Kaya lang, sinasabi nila na hindi naman madali na mararating natin ang gitna ng mundo sa kailaliman nito. Patuloy kasi ang pag-aaral ng mga dalubhasa upang matuklasan kung totoong hindi solid ang mundo na ating tinatapakan at kung ano ang pinsalang maidudulog dito kung sakali magkaroon ng malaking pagkabita. Nagsimula ang Hollow Earth Theory sa paniniwala noon ng Buddhist na talagang malaki ang ukha ng mundo dahil may ibang nilalang na nabubuhay sa ilalim ng mundo natin. Ang tawag nila sa mga ito ay superhumans o avatar. May mga pagkakataong ang superhumans ay lumalabas sa mga tunnel mula sa ilalim upang siyasatin ang pamumuhay natin sa ibabaw ng mundo. Naniniwala ang Buddhist na ang mga tunnel na ito ay tinatanuran ng mga lama o mga spiritual leader nila. Pati sa panahon ng Mayans, pinaniniwalaan din ang teoryang hindi solid ang Earth dahil may mga nilalang na naniniraan sa ilalim natin. Tinatawag naman nila itong little people that lived underground. Bagamat hindi naniniwala ang siyensya sa ganitong mga kwento, naniniwala sila na posible talagang uka ang ating daigdig na ating tinutuntungan. Lamang ay ayaw nilang maniwala na may ibang nilalang doon. Kaya upang pakitibayan pa ang mga teoryang ito, nagsimula ngayon ng malaking pagkilos ang isang grupo upang palawakin pa ang kaalaman sa pinag-uusapan nating paksa. Hindi raw dapat binabaliwala ang kredibilidad ng mga scientific merit na unti-unting natutuklasan tungkol sa pagkakaroon ng malalaking uka ng ating daigdig at ang kaugnayan ng gravitational force ng Earth kung bakit tayo nananatili sa ibabaw ng mundo at hindi tayo nahihigup papalabas ng outer space. Layunin nila na mangalap ng mas maraming impormasyon upang lubusang maunawaan ang pinag-uusapang phenomenon. Isinanggot nila ang mga paksang geology and plate tectonics, paleontology and evolution, genetics and biology, gravity, astronomy at iba pa upang makabuo ng isang ulat na magbibigay ng linaw kung ano ba ang mayroon sa ilalim ng planet Earth. Hinihiling nila na maging bukas ang isip ng lahat sa kung ano man ang kanilang matutuklasan, gaano man ito kadelikado sa buhay ng tao. Dapat nating tanggapin dahil kung ano ang lilitaw ay siya ang totoo. Ito, maganda to, si Hopia. Sabi mo, magandang itapik ang Secret Archive sa Vatican. Sobrang lawak na library ayaw nilang mapasok. Mukhang doon tinatago ang mga sikreto ng Vatican. Pero hindi na tinatago ngayon eh, Hopia Argelias. Ang tawag na nga nila ngayon, parang Vatican Apostolic Archive. Ganun. Ganito yan. Pagkatapos ng ilang dekada na pilit pinaiiwas ng mga Santo Papa na makapasok ang mga researcher sa tinaguro ang Secret Archive ng Vatican noong March 1, 2020, binuksan na ito. Sa wakas, ang controversial na bodega ng mga artifacts ng nagdaang panahon pwede nang pasukin ng mga scholar lang muna at saka mga researcher. Isa sa nakaka-intriga sa mga scholar ay kung bakit noong nagkaroon ng Holocaust sa World War II ay nanatiling tahimik ang Santo Papa noon na si Pope Pius XII. Inaasahan noon ng marami na kukundinay ni Pope Pius ang pagmasaker sa million Jews o mga Hudyo. Pero hindi siya nagbigay ng kahit na anong pahayag. Siguro naglalaro sa isipan ng mga researcher ngayon na may natutuklasan sila kapag pinasok nila yung matutuklasan nila ang mga panulat ukol sa mga naging aksyon ng Santo Papa na ang pangalan ay si Eugenio Paschali bilang si Pope Pius, no? Na ginamit nito nung maluklok siya sa papacy. No? Ano nga ba ang naging papel ng Vatican sa pamamayagpag ng Nazi sa panahon ni Adolf Hitler? Maya-maya pag-uusapan natin yung ugnayan ni Hitler at ng Italian leader na si Benito Mussolini para mas masilip natin ano ang mga posibilidad ng conspiracy na naganap. Yung Vatican Archives, may sinulat si David Kurtzer, nagsulat siya ukol sa relasyon ng Santo Papa kay Mussolini noon. Ano? Kaya inaasahan ng maraming nagdodokumento na makikita nila ang mga bagay na ito pag nagbukas ang Vatican ukol sa panahon ni Pope Pius ang gusto nilang matuklasan. Malaking issue hanggang ngayon sa Europe kung bakit hindi
na tulungan ng simbahang katoliko ang paglipol sa mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandigdig. Nakadagdag sa intriga ang lumabas na artikulo sa mga dyaryo sa Roma noong January 28, 2020, 6 linggo bago tuloy ang buksan ng Vatican Secret Archive na tinawag na ngayong Vatican Apostolic Archive. Inalabas sa The Messenger, Il Mensajero, sinasabi sa throwback story nila, may mga heroic efforts si Pope Pius XII para mapigil ang pagpaslang ng Nazi at di umano, protektahan pa nga ni Pope Pius XII ang mga Hudyo. Sabi pa nila, mayigit 6,000 Jews ang naisalba ng Roma dahil sa ginawang aksyon ni Pope Pius. Pero hinahanap ng mga reporter at ng mga researcher, ano ang konkretong kwento na mga aksyon na ginawa ng Santo Papa upang iligtas ang mga Jew? May pagtatalo din ngayon kung totoo bang naging palaban si Pope Pius kay Mussolini at taglay niya ang democratic mentality na pinalilitaw ngayon naman ng dyaryong La Repubblica. Yan, isa pa rin sa dyaryong naglabas tungkol kay Pope Pius. Sabi pa sa artikulo ng dyaryong La Repubblica, nanghihimasok daw si Mussolini sa pagboto ng conclave para italagang Santo Papa noon si Eugenio Pacelli. Kumbaga eh, pumadrino si Mussolini. May mga nagsasabi na hindi sila pabor sa artikulo kasi hindi naman daw democratic mag-isip si Pope Pius at pabor daw talaga ito sa authoritarian rule. Kaya ang hinala ng iba, walang mababasang anumang kasulatan tungkol sa naging papel ni Mussolini sa pagkakaluklok kay Pope Pius bilang Santo Papa. Kung ang titingnan lang ay ang binuksang Apostolic Archive. Naniniwala ang marami na nasa Germany ang higit ng mga papel na makakapagpatunay kung paano ang pagluklok kay Pope Pius. Kaya kung tutuusin daw, mas dapat mag-research sa archive ng Germany. Kataka-taka rin na mas maraming artikulo ngayon na lumabas at pabor kay Pope Pius. May isang hindi kapanipaniwalang kwento, sabi ng mga researcher, gusto raw ni Hitler noon na sakupin ang Vatican at kidnapin si Pope Pius. Pero meron daw inihandang 200 na Vatican police force na nagprotekta sa Santo Papa. Hindi ito kapanipaniwala para sa mga dalubhasa sa kasaysayan. Kasi nang panahon iyon, kung iuutos daw ni Hitler na kunin ang Santo Papa, hindi aabot ng isang oras mangyayari yon at walang magagawa ang 200 police ng Vatican sa sundalo ng diktador na si Hitler. Pinalilitaw lang daw na palaban si Pope Pius para protektahan ang integridad ng Vatican City dahil nga hindi naging malinaw kung bakit nanahimik si Pope Pius nung minasaker ang Jewish people. Mayroon pa rin isang bahagi na tinatawag na Jesuit Archives na ang kinalalagyan ay hindi naman malayo sa binuksang Vatican Apostolic Archive. Pero hindi pa pinapayagang mabuksan ang Jesuit Archive. Marami raw ang mga panulat ukol sa pasistang rehimen ni Mussolini na nakatago sa archive na ito. Meron pa raw ibang mga kwento na walang kaugnayan sa relasyon ni Mussolini kay Pope Pius. Pero ang kwentong ito na nakasulat ay may kaugnayan sa isang krimen ng isang batang lalaki, ang Jewish boy na si Edgardo Mortara. Di umano, sa pilitang kinuha si Edgardo sa kanyang pamilya at pilit na bininyagan bilang katoliko, isang manunulat ang nagtangkang buksan ng usapin pero pinigil siya ng Roma para mapasok ang archive para hindi malaman kung totoo ang kwentong ito. Sa ganitong sitwasyon pa lamang daw ay napupuno na ang guni-guni ng hitik na kwento ng iba't ibang kontrobersya na kinasasangkutan ng mga Santo Papa noon. Kaya rin naman napakarami ng interesado na makita at matuklasan kung ano ang kwento na mababasa sa mga panulat sa Vatican Apostolic Archive. Ayan. Ngayon naman, ang pag-usapan natin, sa Italy pa lang ay marimarim ang parusang natikman ng mga Hudyo nang sakupin ng Germany ang Poland noong September 1939. Hindi man lang kumibo si Pope Pius XII. Hiniling ng mga Katolikong taga-Poland na tutulan ni Pius ang Germany pero wala siyang ginawa. Kaya nahalata nilang kumikiling ito sa diktadurya. Nakasulat din kaya ang mga pagtatalo sa loob ng Vatican noon kung paano nila hinaharap ang sitwasyon. Lumala nga ang sitwasyon nung paligiran ng Nazi ang Rome noong October 16, 1942. Yung may 1,000 Jews, karamihan ay bata at babae, hinila sa mga bahay doon sa Italy palabas. Ikinulong sa isang pasilidad malapit doon sa Vatican.
hindi humingi si Pius ng tulong kay Hitler para palayain ang mga ikinulong na walang sala, hanggang isa na kaya ang mga bihag sa train patungo sa Auschwitz at doon minasakir lahat. Ano naman kaya ang nasusulat ukol sa hindi pakikialam ni Pope Pius sa kawalang katarungang iyon? Dito sa kasindak-sindak ay minsan na nating natalakay ang isyu tungkol sa papel na ginampanan ng Vatican sa pagpapatakas sa mga Nazi at pasista patungo ng Argentina nung madaig na ang Germany sa gyera. Paano nila binalak na patakasin ang mga wanted na kalaban ng sangkatauhan noon? May tumutol ba sa hanay ng mga pari sa pagkampi ng Vatican sa Nazi noon? Ito ba ay nasusulat din at matutuklasan din? Yan ang mga naglalaro sa isip ng mga researcher. Ito ang mga tanong na nais masagot ng marami, kaya masidhi ang hangarin ng mga scholar at researcher na mabulat-lat ang mga nasa loob ng Vatican Apostolic Archive. At ngayon, sino naman si Benito Mussolini na sinasabing may malaking kaugnayan sa Vatican nung maganap ang Holocaust laban sa Jewish people? Si Mussolini ay umuwing sugatan mula sa gera kung saan kalahok siya sa kadeteng Bersagliere, ibig sabihin mga sundalong sharpshooter. Sa kanyang pagbalik sa Italy, alam na niya ang gusto sa buhay, ang maging isang leader na diktador. Ang dahilan, gusto niyang isalba ang economic at political crisis sa Italy noong 1918. Nagbuo ng isang grupo sa Milan na sumusuporta sa kanya. Ito ay kinabibilangan ng Republicans, Anarchists, Syndicates, Discontented Socialists, Restless Revolutionaries at mga sundalong pinatalsik sa serbisyo. Pinangalanan ni Mussolini ang grupong ito bilang Fighting Bands o Fasci di Combattimento. Doon po nabuo ang salitang fascist o pasismo. At ginamit nila ang simbolo ng ancient Roman authority. Mamaya rest ipopost natin sa Facebook natin ano ang itsura ng simbolo ng Roman authority. Nakuha ni Mussolini ang loob ng mga tao doon dahil sa magandang tindig niya at mahusay na manalita. Nabulabog ang mga radikal mula ng mapabalitang may pasistang binuo. Karamihan sa mga radikal ay pinahirapan at pinatay ng mga pasista noong 1920s. Kilala ang death squad ni Mussolini bilang Black Shirt Squad. Ang left-wing organization at government institutions noon ay kinalaban nila at ang katuwang nila ay mga mayayamang may lupa. Hanggang masakop nila noong 1921 ang malaking bahagi ng Italy. Yun ang panahong bumagsak naman ang makakaliwang grupo. Noong October 24, 1922, may grupo ng unionista na makakaliwa ang nagpasimula ng strike. Hinamon ni Mussolini ang pamahalaan na kung di nila kayang masawata ang demonstrasyon ay siya at ang kanyang grupong pasista ang mismong sasakop sa kanilang pamahalaan. Pinatigil nga ng 40,000 na pasista ni Mussolini ang strike at nagdeklara siya na lusubin nila ang Roma makalipas ang 4 na araw mula sa tagumpay nila kontra sa Union. Subalit nagkasunduman sa usapan, hindi pa rin nais ni Mussolini na totoong lusubin ang Roma. Naghihintay siya ng negosasyon mula sa Santo Papa sa Roma. Noong October 31, 1922, naganap nga ang negosasyon. Naging youngest prime minister sa Italian history si Mussolini. Hiniling niya kay King Victor Emmanuel III na mabuo ang kanyang gobyerno at nilinaw na ito ay dapat authoritarian. Kaya ang eleksyon noong 1924 ay ipinilit niyang mapaupo sa parliament ng kanyang mga kakamping pasista. Dahil bagot na sa riot at demonstrasyon ang mamamayan sa Italy ng panahong yon, pumayag sila sa dictatorship kaysa magpatuloy ang gulo sa mga lansangan na dulot ng mga nag-oorganisang makakaliwa. Basta hiniling lang nila na ibalik talaga ang sigla ng ekonomiya sa Italia. So yung mga nananahimik na mayayaman, kumampi na kay Mussolini. Para masimula naman ang infrastructure projects, ginawang outlaw ang makakaliwang grupo at ang pagtigil nila sa freedom of the press, ginawa rin ni Mussolini sa gabal sa kaunlaran na hinihiling ng mas nakararaming mamamayan noon. Hindi nakalagtas dito ang mga taong simbahan, liberals at socialists. Ang isang pangas na lumaban kay Mussolini na leader ng socialists, si Giacomo Matteotti, ay pinatay. Kilala si Mussolini bilang genius o kaya ay superman kasi naibalik niya ang kaayusan at sigla ng ekonomiya sa Italy sa kanyang panahon.
na laging nakasuporta lang sa likod niya ang mga mayayamang may-ari ng lupa at ang mga mayayamang industrialist. Saka pinagtibay niya ang relasyon sa Santo Papa na si Pope Pius XII. Pero hindi naman lubos na naging solid ang pagbabago sa Italy sa kanyang pamamahala sa pananaw ng maraming kritiko na natili naman daw sanang bayani si Mussolini, kundi lang lumabis ang ambisyon at pagiging arrogante. Noong May 9, 1936, inanunsyo niya sa harap ng 400,000 na tao sa Rome na in the 14th year of the fascist era, a great event had been accomplished. Italy had its empire. Yun ang pinakamalaking suportang nakita ng mga tao kay Mussolini. Pero naging kaalyado niya si Hitler. Nagkaisa sila sa laban sa maraming bansa sa Europa noong World War II. Ang puwersa ng sandang taang lakas ni Hitler, kakampi ng puwersa ng simbahang Katoliko na hawak ni Mussolini, ay iisiping matibay at hindi madadaig. Pero noong 1938, sa utos ng Germany, ipinasa bilang batas ni Mussolini ang anti-Semitic law sa Italy bilang diskriminasyon sa Jewish people. Sangkot si Mussolini sa deportation ng 20% ng mga Hudyo sa Italy para dalhin at patayin sa German death camp. Dito unti-unti nang nawawala ng gana sa kanya mga tao. Ang sabi ng kanyang manugang na lalaki na ayaw naman daw talaga ni Mussolini ng gera. Gusto niya yung Italy sana iiwas sa gera. Dahil alam niyang walang mananalo sa gera. Ang gusto niya kumalas na sa Germany. Pero sinabi niya rin na hindi niya kayang talikuran ang sumpaan nila ni Hitler. Honor compelled him to march with Germany. Ang sabi ng manugang ni Mussolini na si Galeazzo Ciano. Mula nang maramdaman ni Mussolini na hindi siya totoong pinakikinggan ni Hitler, humina ang kanyang suporta sa Germany at habang unti-unting nadadaig ang Italy sa mga gerang pinasok nila ng Germany, natatalo din naman ang mga Nazi ni Hitler. Nang masakop ng Western Allies ang Sicily noong July 1943, nagpulong ang Fascist Grand Council. Noong July 24, 1943, pinatalsik nila si Mussolini pero hindi siya pumayag. Kaya inaresto siya ng Royal Command ng Hari. Una siyang ikinulong sa isla ng Sardinia at nang ilipat sa bundok ng Abruzzi sa Italia ay naitakas siya ng German commandos gamit yung air glides. Nag-glide lang sila patungo sa Munich, September 12, 1943. Doon ay hinikayat ni Hitler na isuko sa Germany ni Mussolini ang bansang Italia at papatayin nila ang miyembro ng Fascist Grand Council na nagkulong sa kanya, isasama ang manugang niya. Pero nagpasya si Mussolini sa mas mabuting question, yung mga suggestion din na iba ni Hitler. Magtatag muna siya ng sariling gobyerno sa Northern Italy. Ha? Doon, tinatag niya yung gobyerno pero dinala pa rin yung mga pasista roon. Pinatay pati yung kanyang manugang. Nang matalo ang Germany ng Western Allies, nagplano ang Italian Communist na patayin naman si Mussolini. Alam niya yon. Pero hindi siya agad umalis sa Italy. No? Naganda siyang lumaban. Meron siyang kuta sa isang bundok. Kaya lang, alam niya rin na matatalo siya. Bandang huli, nakakita ng pagkakataon, nagtangka siyang tumakas. Nag-disguise na isang German soldier palabas ng checkpoint sa Innsbruck sa Austria. Kasama yung girlfriend niya na si Claretta Petacci. E kaso nakilala siya ng isang gwardiya. Pinalalayo sana yung kanyang girlfriend pero hindi ito lumayo. Aba, sabay silang pinagbabaril. Noong April 28, 1945, napatay silang dalawa. At ibinitay ng patiwarik ang kanilang mga katawan sa Milan. At nagsasaya naman ang mga tao habang tinitingnan ang kanilang mga bangkay dahil kasabay iyon ng pagdiriwang dahil nagwakas na ang World War II. Yan. Sana nasiyahan ka. Hopya sa haba ng istoryang hiningi mo sa akin. At sana nasiyahan po kayo sa kwentong ito. At eto na naman muna, pakinggan natin ang mga science. Ay, ang mga sagot ni Dea sa mga panaginip. May panaginip si Rosilo Racketeers, pero naikwento muna niya yung background kung bakit niya ito napanaginipan. Ganito po kasi yung kwento ko way back, October 2004. Bago mamatay po yung aking tatay, na-confine po siya sa hospital.
kasi na high blood, pero nakakausap ko pa po siya noon sa ospital. Nagpaalam po ako sa kanya na pupunta ako ng Samar sa probinsya ng aking best friend. Okay naman po siya noon, malakas pa, at sobrang nakakagulat na yun na pala yung huling kita namin, October 24, 2004. Nagpunta po kami sa Samar, October 26, 2004. After lunch, naisipan po namin magkakaibigan matulog. Pagkakain, nagbiro pa nga ako sa kanila na makakatulog ba tayo niyan, mainit. At may rotation ang brownout o yung kuryente nila doon sa lugar. At nakatulog naman po kami, pero nanaginip po ako ng isang simbahan na may babae. Then nakasakay kami ng mga kaibigan ko sa kamang umaandar. Binabagtas po namin yung isang liblib na lugar. Puro halaman. Sa Samar po iyon, no? At may nagpahinto po sa amin na naka-mobile police. Pilit po nilang pinapalabas sa amin yung ebidensya. Hindi ko naman po maintindihan kung anong ebidensya. Hanggang tinutukan na po kami ng police ng Armalite. Hawak niya yung akmang, kakalabitin niya po yung baril. At nagmamakaawa po kami sa kanila. Di namin alam kung ano po ba yung ebidensya na sinasabi nila. At pagkatapos noon, nung kakalabitin na nga po nila yung baril, bigla po na parang may isang taong gumising sa akin. Eksaktong 3 p.m. po. Tapos, mga ilang minuto, kinento ko sa mga kasama ko yung pangyayari. Medyo natawa pa nga ako kasi hindi ko po maintindihan hanggang sa may tumawag po sa akin nung panahong iyon, tito ko po sa Manila. Tinanong if nasaan daw po ako. Pabiro pa nga pong sinabi na nasa Samar, nagpaalam naman ako kay Papa. Tapos biglang sinabi ng tito ko, wala na daw po yung tatay ko. Hindi ako makapaniwala kasi sobrang lakas pa nga po niya nung iniwan ko siya at eksakto din daw po iyon na 3 p.m. na wala po yung tatay ko, October 26, 2004. Siya po kaya yung gumising sa akin habang nananaginip ako ng ganun ding oras? Naway mabigyan niyo po ako ng paliwanag tungkol sa aking panaginip, salamat at more power sa kasindak-sindak. Well, doon muna tayo sa mga mobile police na pilit hinahanap ang ebidensya, tinutukan kayo ng Armalite sa panaginip. Marahil, Rosilio, nagpapahiwatig ito sa pagkakaroon mo ng guilt feeling o mas kinakahiya, may kinakahiya ka bang bagay o sitwasyon sa iyong waking life? Kasi may parang sinasabi na yung dream na may humaharang sa growth o progress na nais mong gawin at isa na nga rito ang takot na nananaig sa iyo. Pero natanong mo rin about sa father mo kung siya nga ba yung gumising sa iyo para matapos na yung panaginip mo. Gaya ng nabanggit ko po kanina, bahagi na po ng ating pamumuhay ang pagkakaroon ng panaginip. Isa na itong naturally occurring phenomenon. Kapag nakakita ka ng tao sa panaginip, they are simply roles. Madalas kasi di mo makikita yung mukha. O madalas naman, yung pinakadetalye. Basta naisip mo lang, di ba? Parang sinasabi mo, pagkagising mo, napanaginipan ko yung ganito, ganyan. Ngayon, ang tanong ngayon, no? Kaya bang makipag-communicate ng dead people sa isang tao through dreams o yung sa panaginip? Yes po, nangyayari po ito. Sabi nga ng mga eksperto, wala naman talagang rules. Kung gusto nilang magparamdam through dreams, pwede silang magsalita, pwede magpakita, senyales, yumakap, humalik o bigyan tayo ng isang regalo. Kumbaga, meron ding trigger a memory dun sa dream na nakikita ng isang tao. At kung hindi mo man maabutan ang iyong tatay bago nga magpaalam sa mundo, magpasalamat tayo, Rosilio, na lumapit siya o nagparamdam siya sa iyong panaginip. Yung fact pa lang na pakiramdam mo siya yung gumising sa iyo, hindi ba it's a sign na talagang mahal ka niya and love never dies? Ang panaginip naman ni Vincent Pantaleon, Sir, good evening, may tanong lang po ako tungkol sa panaginip. Nanaginip po ako nung isang araw na parang may nakikita akong multo. Tapos yung multo na po iyon, hinahunting yung mga kakilala ko sa totoong buhay. Tapos bigla po ako napunta sa bahay ng kapitbahay namin. At pagsilip ko po sa hagdanan, sinubukan kong umakyat. Parang may nakatingin na naman na multo sa akin. Ano po bang ibig sabihin nito? Well, Vincent, ang makakita ng multo sa panaginip ay nagre-representa sa isang bagay o sitwasyon sa iyong waking life na hindi mo na maabot o magawa. Kumbaga, nauubusan ka ng kakayahan para ma-attain o makuha ang minimithi mo. Suriin mong mabuti, Vincent, ano ba yung rason kung bakit hinahunting ng multong ito yung mga kakilala mo sa totoong buhay? May indikasyon ba na pakiramdam mo ikaw ay disconnected na sa kanila? O kumbaga ikaw ay disconnected na sa society itself.
Isa pang pakulugan nito, Vincent, sinasabi ng iyong panaginip na layuan mo na, mag-move on ka na sa mga makalumang pananaw at hindi nakakabuting asal na meron ka. So it's time for you to have a positive outlook in life. Sabi ni Sapphire Zap, Sir Benji, ang dream ko po, sasakay po ako ng barko pero hindi po ako makapasok sa pinto. Madilim at may babae na nagsasabi sa akin na doon ka na lang pumunta sa kabilang pinto. Pero pilit po ako umakyat at hindi naman po ako makapasok pa rin. At ayun nga po, hindi na ako nakasakay. Ano kayang ibig sabihin nito? Sapphire, ang panaginip mo ay may kinalaman sa paglalakbay mo sa iyong waking life. Meron ka bang mga nais matamasa? May mga pagsubok na nararanasan habang tinatahak ang anumang direksyon na nais mong puntahan? Suriin mong mabuti, Sapphire, o sino ba o ano yung mga bagay na nagpapaantala nito? Sa isang school of thought, ang panaginip mo tungkol sa barko at hindi ka makapasok, sumisimbolo ito sa isang spiritual enlightenment at karanasan sa buhay na may pumipigil ba? Nais sabihin ng iyong subconscious mind na kailangan mong mag-reconnect with yourself at alamin mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong matapos at mapuntahan. Si Pauline Castro, ano pong ibig sabihin ng panaginip ko na nagka-miscarriage ako? Nakunan daw si Pauline Castro sa kanyang panaginip. Pauline, may mga bagay sa waking life mo na marahil nawala sa iyo at sinasabi ng iyong subconscious na kailangan mong isipin paano mo ito mababawi in a positive way. If sa totoong buhay naman ay nakunan ka at ikaw ay nagdadalang tao talaga, huwag kang magpanic, Pauline. Baka may emotional issues na pinagdaraanan ka. Kailangan mo kasing alagaan ng iyong sarili at ma-maintain mo yung tamang health para tamang health mo at para na rin sa baby mo sa sinapupunan. Magpasuri ka na rin sa doktor para malaman if nasa tamang kondisyon ang iyong lagay. Si Chris Ancero, tanong ko lang po tungkol sa aking panaginip. Lumaki po ako sa Manila at may bahay kami doon. Nanirahan kami mga 13 years ago. Ngayon po, nandito na po kami ngayon sa Tacloban na ninirahan. Yung panaginip ko kasi na almost 4 years na lagi kong napapanaginipan, no, yung bahay namin sa Manila. At nagtataka lang ako kasi yung mga kasalukuyang mga kaibigan ko ay nandoon din sa bahay namin sa Manila. Thank you po sa pagsagot. Chris, nagpapahiwatig ito ng iyong sarili at memories mo nga, no, dun sa bahay. Sabi mo, mahigit isang dekada ka na doon naninirahan at may mga karanasan ka noon na masasaya na nais mong balik-balikan at malamang may kaugnayan ito ngayon sa current state mo. Kasama na doon yung mga kaibigan mo, yung mga current friends mo na nabanggit mo nga. Naghahanap ka marahil ng self-improvement kaya mo ito napapanaginipan. Yung sarili mong mga emosyon nung bata ka pa ay nananatili pa sa iyong memory. Francis Flores, ano po kaya ang ibig sabihin ng dream ko na regarding po ito sa isang pagkakataon na may napulot akong coins, and then every time pinupulot ko eh, the more pa po ako nakakita ng maraming coins. Thank you and more power. Francis, anong kulay ba yung coins sa panaginip mo? Silver, gold, copper. At iba-iba kasi yung coins, iba't ibang kahulugan po sa bawat coins na napupulot mo, no? Francis, suriing mabuti, baka may mga opportunities ka na miss out at kailangan mo ulit balikan para sa iyong ikauunlad. Sinasabi ng iyong subconscious mind na may mga pagkakataon pa para makamit ang iyong minimithi sa iyong waking life. Kumbaga, the power is within yourself na. Kaya simulan mo sa sarili, mag-focus, magplano at aksyonan ang anumang nais proyektong gawin sa iyong waking life. Maraming salamat sa day. Sabi ni Ian Paul Nasario, pa-shoutout Sir Benji, kami ng asawa ko nakikinig si Shell Obra. Happy Father's Day, Ian. Si Lance Lynn Belen, hi. John Michael Valdez Aton, good evening. Topic niyo po yung Russian Revolution at si Joseph Stalin. Oh, ilista mo to rest, ha? Tapos sabi ni Marvin Garcia, okay Sir Benji, pa-shout kay Toto na naglalaro ng ML. Ano ba yung ML? At least, naintindihan ni Marvin yung damdamin ko, no? Thank you, Marbs. Ano ba yung ML? Sabi ni Noli Alionor Maganda raw. Sign ng 50 minor signs ng world end according
sa Islam belief, sabi ni Hark ni Hak Rayo. 10 major signs and 50 minor signs. 10 major signs at 50 minor signs. Ano mo to, Res? Hahanapin natin to. Sabi niya, si Hara Adolacion, pa-shout out si ano po ito, Hara. Tinatawag mo yung sarili mo. Huwag mong tawagin ganyan ang sarili mo, Hara. Sabi ni Rashi Rashbian, pag-greet si Miss Janice Lamsen, celebrating her birthday today. Happy birthday, Janice. God bless. Nasa Abu Dhabi pala kayo. Wow, sarap naman dyan ang mga pagkain dyan. Isang bandihado, isang order. Hindi mo kayang ubusin. Dami. Punta ako ng Riyadh at saka ng Qatar. Dami. Isang order, isang bandihado, isang tao lang. Sabi ni Alexander Flynn, so nice to see you back. Pabati sa asawa ko na si Marie Chris, releasing from Kuwait. Salamat. Kuwait. Nakapunta na ba ako dyan? Kuwait. Parang hindi pa. Hindi pa yata. Kuwait, hindi. Hindi pa. Sa Riyadh lang at saka sa Qatar. Good evening, pakitopic ang buhay ni Anne Frank, sabi ni Ismael Fodulig. Anne Frank. Sino si Anne Frank? Si Kevin Gonzalez, magandang gabi. Tune in lagi, sabi niya. Paki-replay na lang kasi kaka-tune in lang niya. Hindi, sa ano, Kevin, mamaya ilalagay namin to after this. Lalagay namin sigurado sa YouTube. Makakapakinig ka pa naman. Walang problema. Maano yan, makapakinggan namin. Joanne Brillantes Gumban, good evening. Ma'am, namimiss ko ng makinig sa inyo. Makinig ka lang palagi. Thank you. Eduardo Pacardo, good evening, sir. Kasindak-sindak has no boundary since. Kaya yung totoo, kaya na wala kayo sa dating station. Keep safe. God bless sa inyo, pati sa staff ninyo. Salamat, Edward. John Aton, good evening. Pabati naman. Ay, nabasa ko na yung hinihingi mo tungkol kay Stalin. Ha? Okay. At pakinggan muna natin yung inaabangan nyo. Lahat kayo nag-aabang dito eh. Ha? Para sigurado kayo, hindi tayo maubusan ng oras. Narito na ang horoscope sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 19, pag-usapan ng anumang sensitibong issue na kayang masolusyonan. Pag pinatagal pa, mas lalong mahihirapang maituwid ang isang bagay. Maging positibo at makinig sa lahat kung kinakailangan. Maging handa sa pagbabago sa mga darating na araw na magbibigay kumpiyansa sa sarili. Ang galing sa pag-research at paghahanda ay magre-resulta ng maganda. May hindi inaasahang extra na kita sa linggong ito. Ang pagiging disiplinado ay makatutulong upang manatiling malusog ang pangangatawan. Piliin ang bagay na makatutulong sa paglago. Taurus, April 20 hanggang May 20. Ang pagbabago ng mga plano ay hindi dapat makahadlang sa mga balak gawin. Magtiwala sa kung ano ang nalalaman at kagalingan upang mas lumawak pa ang mga ito. Huwag magpadala sa mga tukso. Magkakaroon ng pananaw sa isang sitwasyon na susulpot sa mga paparating na araw. Gumawa ng pagsasaayos kung kinakailangan upang masiguradong ang mga plano ay pulido. Bigyang pansin ang mga bagay-bagay at siguraduhing magagawa ang pansariling trabaho. Isaayos ng maigi ang isang bagay bago ito ipakita. Ang pagiging matigas ang ulo ay magdudulot ng hindi magandang resulta sa mga darating na araw. Gawin kung ano ang nararapat. Gemini, May 21 hanggang June 20. Bigyang pansin ang sarili sa mga susunod na araw. Ikondisyon ang pangangatawan. Tamang dieta, ehersisyo at pahinga ang makakatulong upang mas tumaas pa ang kumpiyansa sa sarili. Ang pagbago ng mga plano ay magbibigay ng bagong simula. Mag-sign up sa mga online course na makatutulong upang manatiling konektado sa ekonomiya at maihanda ang sarili sa mga pagkakataon na paparating. Gawin ang lahat ng makakaya at ayusin ang resume. Ang dagdag disiplina ay makatutulong upang mas maiangat ang sarili at makayanang harapin ang mga pagsubok.
Cancer, June 21 hanggang July 22. Panatilihing maayos ang trabaho upang makamit ang gustong proyekto. Huwag magpadala sa mga bagay o taong nanghihimasok sa iyong buhay upang maiwasan ang stress. Sa halip, mag-focus lang sa plano. May isang taong magbibigay ng mga bagay na hindi inaasahan sa mga darating na araw. Tingnang mabuti ang mga bagay na makatutulong upang mas gumaling at magkaroon ng magandang buhay. May kakaibang sitwasyon na darating kapag iniba ang direksyon. Ang pakikipagtulungan ay magiging kaaya-aya. I-double check ng maigi ang red tape issues. May isang taong maghaharang ng impormasyon upang maiba ang mga desisyon. Maging masipag kung kinakailangan bago gumawa ng isang bagay. Leo, July 23 hanggang August 22, mag-isip, obserbahan at ikonsidera ang mga pagpipilian. Gamitin ang karanasan upang maging gabay sa isang sitwasyon na nagbabago. Ang pagiging masigla ay magdudulot upang umangat ang suporta at mahikayat sa mga plano. May maemosyonal na sitwasyon at hindi sigurado kung pipiliin mo pa bang manatili sa ganoong estado. Mag-research muna bago paniwalaan ang narinig. Huwag magpabaya sa mga regulasyon at distansyang pisikal. Gumawa ng isang online session sa mga taong gustong makausap. Isiping mabuti ang proyekto para magkaroon ng extra income sa mga panahong kagipitan. Virgo, August 23 hanggang September 22. Tingnan ang mga mahalagang dokumento sa mga susunod na araw at magbigay impormasyon sa kung ano ang kinakailangan bago maubos ang oras. Mauna sa pila upang positibo ang kalalabasang resulta at hindi mabahala. Sabihin kung ano ang nararamdaman at ang mga pagbabago sa gustong makamit sa mga paparating na araw. Isang sorpresa ang darating sa isang suportang nailathala. Ang pagiging positibo ay makapanghihikayat ng tagumpay. Ang mga taong malapit sa iyo at nerespeto ka ay patuloy ang pagpuri sa iyo dahil sa ipinapakita mong galing. Disiplina ay kinakailangan sa pag-ehersisyo at tamang pagdyeta. Huwag hayaang umusbong ang emosyon sa mga darating na araw. Sa halip, lumayo na lamang sa mga taong negatibo. Libra, September 23 hanggang October 22. Kung ano ang pakikitungo sa mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay, ay siyang magre-reflect sa kinaharap. Makinig ng mabuti, iwasang mag-overreact, at subukang intindihin ang mga sensitibong pinagdaraanan ng mga taong malapit sa iyo. Ang pagiging praktikal ay makakabawas ng stress. Kuhain ang mga bagay na hindi ginagamit at ibenta online o i-donate. Makatutulong ito upang gumaan ang pakiramdam. Bigyang prioridad ang kalusugan. Kung ano ang mararanasan sa mga paparating na araw ay magdudulot ng pansariling pag-unlad. Ang mabuting pag-unawa sa kung ano ang gustong makamit ay mananatili. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Ang simpleng pakikitungo kanino man ay magdudulot ng magandang resulta. Huwag limitahan ang kayang gawin kung hindi naman sigurado. Maging matalino kung kinakailangan. Iwasang maging emosyonal sa isang relasyon. Ang mga personal na pagbabago na nasa lugar ay magdudulot upang matupad kung ano ang gustong gawin sa pang-araw-araw. Maging alisto. Alagaang mabuti ang kaperahan at kalusugan. Isang tao ang maaaring mapahamak kapag nagkataon. Siguraduhin muna kung totoo ang impormasyon bago magdesisyon. Ipasa ito sa iba na hindi makakaapekto sa reputasyon o kalagayan sa buhay ng tao. Sagittarius, November 22 hanggang December 21, bigyang pansin ang mga masasayang gawin sa mga susunod na araw na magbibigay paraan upang magkaroon ng istrikto at ligtas na pamumuhay. Kayang maisakatuparan ang mga gusto kung may makabagong pagharap sa buhay. Ang diskarte sa kaperahan ay magsusukli ng magandang resulta. Ang pagsasaayos ng pondo, pagiging praktikal at pag-iwas sa mga bisyo ay makatutulong upang magkaroon ng approval sa taong minamahal. Magkaroon ng layunin na mapabuti ang buhay. Isang tao o bagay ang posibleng mapahamak kung uunahin ang pagiging agresibo. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Pag-isipang mabuti kung ano ang magiging galaw sa mga susunod na araw. Isaayos sa mga plano upang maiwasan ang mga kontrobersya sa ibang bagay kung gusto ng pagbabago. Maging positibo sa bahay upang gumanda ang buhay at relasyon. Magbahagi ng emosyonal na alaala sa mga taong minamahal upang mas maging matibay ang pagsasama. Bigyang pansin kung ano man ang gusto.
ipagawa ng isang tao bago mapilitan sa mga susunod na araw. Mahalagang panatilihing maayos ang mga panuntunan at regulasyon upang maiwasan ang paghigpit nito. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Maghanap ng mapaglilibangan sa mga susunod na araw at ilipat ito sa kung saan makatutulong sa bahay. Pwedeng mag-offer ng isang produkto online kung kinakailangan. Ang pagkakaroon ng bagong paraan upang madagdagan ng income ay makatutulong upang hindi mamroblema sa kaperahan. Baguhin ang lifestyle, iwasan ang mga taong magbibigay ng masamang impluensya. Sundin kung ano ang nasa puso at ano ang makapagbibigay ng komportable sa mga hindi inaasahang bagay. Mag-relax at hintayin lang ang mas magandang alok. Alamin ang emosyon sa mga susunod na araw. Tanungin ang sarili at bigyang pansin ang mga bagay na nagpapasaya. Alalahanin lagi na ikaw ang responsable sa iyong kaligayahan. Pisces, February 19 hanggang March 20. Sundin ang mga pangitain, talino, katotohanan at huwag ang puso. Mabibigo lamang sa hindi inaasahang tao kapag nagbahagi ng mga personal na impormasyon. Ang pagbabago tungo sa mas magandang pamumuhay ay batay sa kung paano gagamitin ang karanasan at talento sa mga darating na araw na magbibigay ng mas magandang resulta. Ang mga iminungkahing ideya ay isang matatanggap at magtatakda ng bagong pamantayan tungo sa magandang hinaharap. Makakaharap ng emosyonal na issue sa mga darating na araw kapag nakitungo sa isang kaibigan, kamag-anak o kaya'y kapitbahay na ayaw sumunod sa batas. Huwag ilagay sa panganib ang kalusugan at reputasyon. Maraming salamat sa Eday. Sa mga gusto pong sundan ang aming horoscope, i-upload po yan ni Dea mamaya buong-buo sa Facebook page natin. At si Jazzy Flight Good Vibes, nanonood, pabati daw. Tapos si Francis Coroa, na-late ako, nawala ng kuryente sa amin. Huwag ka mag-alala. I-upload ka agad natin to sa YouTube, no? YouTube.com/kasindak-sindak-official. Ganun. Hanapin nyo na yung kasindak-sindak-official sa YouTube. Lalagay ka agad po namin ngayon yan. Tapos si Anot Halili, hello. Tapos si Arnold Inutan, magandang gabi. Nasa ano po kami, Abu Dhabi, watching. Thank you sa lahat ng mga taga Abu Dhabi. John Ray Abarillo. Sir, di ba kayo yung kasama ni Cesar Montano sa pelikula? Oo. Opo, ako nga po yun. Ako nga po yun. Natatawa ka dahil hinimatay ako. Alam nyo kasi, totoo, sabi sa akin ni Carlo Caparas Benji, kailangan totoo ang gagamitin dito ng ano, itak ha, ilagan mo talaga. Totoong itak talaga eh, hindi gumamit ng props eh. Kaya talagang nakakatakot, baka tamaan ka talaga sa mukha eh. Yun yung antipolo massacre. Si Rosiro Lakitir, thanks and more power. Nakikinig ko ang kaulugan ng aking panaginip. Salamat po. Ikib na obra, magandang gabi kasindak-sindak. Magandang gabi rin sa inyo. RB de la Cruz, matagal niyo na akong listener, 2012 pa. Thank you, RB. Christian Bolo, hello. Yan, si Gerald Munda, happy Father's Day daw sa lahat. Nasa Pasay siya. Thank you. Thank you so much sa inyong pakikinig. Li Paolo, nasa Cagayan de Oro siya. Salamat po. Madalas kami dyan sa Cagayan de Oro ha, dahil yung marami kaming project dyan. Zairik Aguilar, pakitapik yung Saint Germain. Oh, lista mo si Saint Germain. Tapos si Marlon Iniguez, astig daw ang mga topic. Thank you so much, Raymond Villanueva. Salamat sa pakikinig. Fernan Hernando, pabati daw si Maestro Pizza sa Kingdom of Saudi Arabia. Maestro Pizza, mukhang puro pizza ang kinakain nyo. Salamat po. Salamat po sa inyo. Mukhang mauubusan na tayo ng oras, no? Oo nga pala. Sumisenyas na. Okay. Ganito po. Sa susunod na Sabado po, sisimulan na po natin yung pinapadala sa atin Sir Adam na pinangako niya 21 senses.
hindi lang pala six sense ang meron tayo, no? 21, isa-isa nating pag-uusapan yan. Sisimula natin sa susunod na Sabado. Okay? Dito muna nagwawakas ang ating programa. Maraming maraming salamat sa writer natin si Rez at sa cameraman natin si Pido Di Castro, sa Director General Bong Aportader ng Philippine Broadcasting Service, Deputy Director General Carlo Billo, kay Director Guy Nibong. Salamat kay Sir Alan Alanige, kay Kuya Ronel Abundo at Kuya Roger Cruz, ang ating katuwang gabi-gabi dyan sa kabilang butlang. Maraming salamat po. At syempre sa Philippine Information Agency sa pangunguna ni Director General Abner Caga. Sa mga gustong umabol, kagaya ng marami ditong hindi nakapagsimula, i-upload namin ngayon ang buong episode. Maghintay kayo, wala pang 30 minutes, wala pang 10 minutes yan. youtube.com/kasindak-sindak official youtube.com/kasindak-sindak official at 29,400 na po ang infected sa atin, malapit na mag 30,000. Kaya sa ngalan ni Derek Acho, ni Rez, si Benji Pilipin, nagsasabing hindi pa tapos ang COVID-19. Stay home, stay apart, stay smart, hanggang sa susunod na kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas.